na-champuan kasi ni sir, nag-sweldo ako sa firm today. Oh my God! And, di ba, share our blessings, be. So, yung conjugal share mo, kay sir na muna. Yes! Kay sir na lang, wala naman kaso. Advancean mo na lang ng 15,000 si sir. Ayaw mo ba 20? Pwede naman, be. Wow. Yeah, 20 will do. Si Sir Christian Lopez na isa pong messenger, 21 years old, kung saan humihingi po siya ng tulong na sana po attorney ay mapagamot siya ng kanyang kumpanya. Inaaksidente po siya habang siya po ay nasa trabaho, pinaabayaan na daw po siya at sila pa daw po ang nangungutang sa pang opera at gamutan. Ngayon attorney, medyo iika-ika po siya maglakad, may mga ano po siya sa paa, attorney, bandage po. Hingi po sana ako ng tulong para po sustentahan po muna ako ng amo ko hanggang matapos po yung nasa medical abstract ko po. Sige sir, pero tinatakbo niyo na ba po yung papel ninyo sa Employees Compensation Commission, sir? Dito po kami dumiretso sa kay Senator Rapitul po. Okay sir, so hindi niyo rin po alam kung inumpisa na po ng inyong amo yung pagka-claim ng inyong benefit sa ECC. Tama ba po? Hindi po sir. Okay. Paano po kayo na-aksidente, sir? Pakikwento naman. Unang-una, sino po ang inyong employer? Yung araw po kasi, yung gabi po noon, Linggo, nagtanong po ako sa kanya kung anong oras po ako papasok. Ang chat niya po sa akin, itchat niya na lang daw po ako pag papasok na daw po ako. Tapos nung kinabukasan po, tumawag po siya, hindi ko po nasagot. Tapos nag-chat na lang po siya sa akin na, "Chan, punta ka na sa Belco, pa-pre-advise mo na yung kaila Aye." Tsaka na po ako umalis ng Lunes ng umaga po. Tapos nung nagtanong po siya sa akin, "Chan, saan ka na banda?" Sabi ko, "On the way na po ako, Belco." Tapos nung alas 10 po, doon na po ako tumawag na ng disgrasya po ako dahil dumulas po yung gulong ko. Tapos pagdulas po ng gulong ko, dumiretso po ako sa ilalim ng truck. Tsaka doon po ako na nagulungan okay. So, po ng truck. So hindi naman kayo nabangga ng truck? Hindi naman po kayo hindi po. Nabangga ng kahit sino man kaya po dumulas ang inyong motor sa ilalim? Hindi naman? Hindi naman po. Okay, so aksidente lang talaga, sir. Opo. Walang may nakapatid, walang nakaabala sa inyo. Wala po. Hindi naman kayo distracted habang kayo nagmamaneho, nagte-text, tumatawag? Hindi naman po. Hindi. Okay, so na-accidente lang kayo habang kayo ay papunta ng inyong opisina. Apo. Okay, at nasabi niyo to sa inyong amo. Ano sabi ng amo niyo sa inyo? Yun po, tinulungan niya naman po ako yung nasa loob pa po ako ng hospital. Yung hanggang matapos po yung opera ko po. Hanggang ma-operahan po ako, hindi na po siya nagparamdam. Text na, chat po ako ng chat sa kanya, tas binabaliwala niya na po. Tapos nung nag-chat po yung asawa ko sa kanya na pag hindi niya po kami tutulungan, mapipilitan po kami lumapit kay Senator Idol Rapitul po. Tapos ang sagot niya po, kaya daw po natatagalan yung tulong po dahil tinatakot daw po siya. Tinatakot siyang... Na lumapit po dito kay Senator Idol Rapitul po. Okay, pero willing naman sila magbigay. Tama ba, sir? Parang wala na po kasing paramdam sir simula po nung na-operahan po ako. Pero habang inoperahan kayo, sinagot niyo ba yung hospital bill, sir? Hindi po. Dilakad po ng live-in partner ko po sa Malasakit. Ah, Malasakit Center. Pero ngayon may babayarin pa rin po kayo sa hospital or wala na? Yung mga ano ko na lang po, yung mga follow-up check-up ko po tapos sa x-ray po. Pag follow-up check-up po, tapos mag-x-ray tapos mga gamot ko po. Okay, sige. Gano'n po kayo katagal employed dyan sa amo ninyo? Halos 6 months na po. 6 months? May SSS ba po kayo, sir? May benefits ba po? Wala tama po. Tama po pong sweldo? Wala po. Magkano po sweldo nyo, sir? 3K po. Sa messenger po, 3K. 3,000 a month? Opo. Hindi po. A week lang po. 3,000 a week. So 12,000 a month. Saan po yung work area ninyo, sir? Sa Pier po. Sa Manila ba po yan? Metro Manila? Sa Tondo or po. Provincia? Sa Tondo. Sa Tondo. Manila po. Manila. Shari, pakicheck na kung 12,000 pasok sa minimum wage, but most likely hindi. Hindi po, attorney. Ayun, okay. Opo. Tapos walang SSS, sir? Wala po. Everyday po kayo pinapapasok? Lunes hanggang Sabado po. Okay. Sige, makaus ba natin yung amo, sir? Attorney, hanggang sa ngayon hindi pa po sinasagot yung tawag natin, itong Zencast tracking, no? Pero nasa linya naman po natin yung ECC, attorney, naka-standby na din po. Itong employee natin, walang SSS
benefit. Yung PCC natin, nakasalalay yan sa SSS. Tama po. Diba? Opo. So, ano magagawa natin ngayon? Ang sa akin, unfair to sa employee kasi dapat obliged yung isang employer, bayaran yung SSS, co-contribution sila dyan. Mm-hmm. So, medyo malabo itong ginagawa ng kanyang employer. Kung sa akin lang, kung gusto nating habulin yung tama, pwede nating ipa-audit sa SSS kung nagbabayad ba talaga to ng kanilang contributions. Kung hindi, we must remember na imprisonable offense yan. And ito nga yung mga situations kaya nire-require ng gobyerno natin ng SSS para maka-avail ka ng ganito in case of workplace accidents, which is yung mangyari nga dun kay sir. Unfortunately for him, yung kanyang employer hindi nagbabayad. Kaya ngayon, naiwan siya na walang sustento habang siya ay injured from his work, hindi siya maka-claim ng benefits. Kailangan talaga panagutin natin yung employer dito, di ba? Ma'am Cecil, magandang hapon po. Si Attorney Tungol po ito ng Wanted sa Radyo. Yes? Opo, naririnig niyo na po si Attorney Garrett, ma'am? Wala. Okay, ganito na lang, Shari. Maybe ikaw na lang ang mag-tulay ko kay Ma'am Cecil. Sa... Maybe you can ask her, Shari, kung ano ang pwedeng magawa ng isang employee na hindi pinabayaran yung SSS, makakuha pa rin ba siya ng benefits ng ECC? Okay. Sa mga ganitong scenario, meron tayong employer's responsibility kasi yung paghulog na ating contribution. Yes. No? So, hindi yung benefit ng ating worker, pwede niya pa rin ipay dito, but the SSS will go after the erring employer. Okay. Very good yung system na yan kasi yan sana i-recommend ko. It's good that it's already put into place, no? Para hindi naman mapigilan itong employee natin to claim what is rightfully his under the law. So, tama yan. Tulungan natin si Sir mag-file ng mga kailangan niya with the help of Ma'am Cecil. Shari, pakisabi na lang sa kanya. Opo. Na hihingi tayo ng assistance sa kanyang opisina. I-submit natin yung requirement ng employee. Tapos, habulin na lang ng SSS si employer. That way, ma-prosecute rin yung kamalian ni employer. Di ba? Opo, opo. Sige po. Ma'am, as per Attorney Gary Tungol, no, ma'am, maghihingi na lang po kami ng assistance from your office. Willing po kami tulungan po ito pong si Sir Christian para po ma-submit po yung lahat po ng requirements po na kailangan po, madam. And okay. Syempre, ma'am, yung sa SSS po, no, we will make sure din po na habulin din po ng SSS ito pong employer po ni Sir Christian, yung Zenkesta tracking po, ma'am. Papuntahin na lang sa office namin yung ating claim. So, para ma-assist naman ng Employees Compensation Commission. Yes po. Thank you very much requirements. Po. Or initially, pwedeng through phone muna kung ano yung mga requirements para kahit na hindi na pumunta ng office, pwede na natin siya ma-assist. Okay. Oh, okay, sige po. Sige po, Ma'am Cecil. Thank you very much, ma'am. At samahan po at aasistihan po namin si Sir Christian sa inyong tanggapan, ma'am. Salamat by po. By the way, pwede tayong through ECAI. Meron tayong nasasagot natin ang mga questions. Meron tayong Facebook na pwedeng magtanong siya doon. Meron din tayong online public assistance na virtually nakikita tayo na ang ating claimant hindi na kailangan personal pumunta sa ECC, pero virtually nag-uusap yung information officer pati yung claimant. Okay po. Kita pa rin sila, pero online. Okay yung po. Ating ECC, OPA. Thank you very much, Ma'am Cecil. Maraming salamat po at magandang hapon po, ma'am. Thank you very much thank po. You. Mga netizens, narinig niya naman, it's very good na nag-digitalize ng ating gobyerno. Pwede na palang mag-pursue ng ECC claims through Facebook and Messenger. Baka may Viber at Telegram pa yan. Hindi natin alam. Tignan na lang natin. No? But marami na palang online ways para maka-claim sa ECC. At bago ako magtunog endorser ng ECC, ano ba si Sel? Yes, I'm here. I'm present. I'm alive. Hindi, ganito. Kicking. Kasi matagal yung process niyan sa yes, ECC. Yes, I know. And actually, walang, pagpasok ko pa lang, nakita ko na si Sir. Parang alam ko na. Oo. Tapos... Pero sige, ikaw na magsabi sa netizens. Ayun, na-champuan kasi ni Sir. Nag-sweldo ako sa firm today. Oh my God! And nilibre pa ni Father ang lunch ko. So tipid-tipid ako. I might as well, di ba, share our blessings. Be. So, yung conjugal share mo kay Sir na muna. Yes! Ay, meron ba? Meron sana eh. Ayan, kay Sir na lang. Wala naman kaso. Nag-resolution kasi yung partners kanina na kailangan daw. Meron kang part B eh. Ay, so, talaga ba? So, hindi ko daw maratanggap kung hindi ko ipapamigay. So, with your approval, advancean mo na lang ng 15,000 si Sir habang hinihintay natin yung payment so dapat ng ECC. Ayaw mo ba 20?
Wala akong panggas. Hindi ang mga kawe. Hindi, joke lang. Chusera, kakagas mo lang kahapon. Pwede naman. Pwede naman, de. Wow. Yeah, 20 will do. Sige. Okay, where can I get it? I'll get it from, Attorney Gabs. From Joren, the partner. Joren, the okay. Partner, founding partner. Okay. The biggest lawyer in the game. Okay, thank you so much. Thank you very much, Attorney Garrett. Okay. So, thanks, ibawas yun na lang sa sweldo ko. Thank you. Christian, may gusto ka sabihin kay Attorney Garrett? Maraming salamat po sa tulong nyo. Tsaka maraming salamat din po sa mga staff po ni Idol Rapid Tool po. Naman, sir. Anytime po. No? Lumapit po kayo sa office ng Senator at galing po sa kanya to. Mula sa kanya opisina. Ready po kami tumulong, sir. So, again, sana gumaling po kayo, have a complete recovery. Yung employer niyo po, hindi po namin ahayaan na ganun na lang. Hayaan po natin, nahabulin po siya ng SSS to the ECC, no? Dahil dapat niya binabayaran kayo. Suggestion ko sa inyo, sir, habulin niyo na lang. Kung hihingin yung ECC sa inyong mga pangangailangan para mahabol niyo na employer niyo, gawin niyo na lang, sir. Anyway, yung pangtulong sa inyo, kami na bahala doon, diba? Ay, maraming salamat po, sir. Ang abol ko lang naman po talaga, yung ano lang po talaga, tulong lang po hanggang matapos po akong makarecover po ako. Yes, sir. Alam ko naman, mahirap ang trabaho pagkatapos ng aksidente. Kaya kami na bahala. Kasi po, nahihirapan na rin po kasi mama sa ibang bansa na puro padala po eh. Kasi po, siya lang po kasi yung nagtustos sa akin simula po nung lumabas ako sa hospital. Oh, saan po OFW si nanay, sir? Sa Saudi po. Sa Riyadh. Ah, Saudi? Okay. Mahirap ang trabaho doon, sir, di ba? Tulungan naman natin si Mami para hindi siya masyado mahirapan. Yes. Opo. Maraming salamat po. Sige, sir. Again, thank you. Thank you sa pagtiwala sa programa. And anytime pwede kayong dumapit kay Senator Idol, sir. B, maraming salamat din, ha? Kinonsider niyo ko, ha? Oo naman, syempre. Ganun talaga pag nag-attend ka ng firm meeting every time may... Okay, I'll just see you later. Thank you. Okay, see you. Bye. Okay. Ayan, kuya. Sa'yo na yung conjugal share ko kasi nabili ko na rin yung mga bagyo. Ayan. So, kuya, kakausapin ka sa kabilang booth. Wala pa kasi si Attorney Joren. Mamaya pa kami magkikita. So, baka i-advance ko muna dyan tapos kunin ko na lang. So, sige. Kausapin na lang siya sa kabila. Then, iabot na rin yung cash mamaya kung meron dyan. Ha? Okay. Maraming salamat po, ma'am. Thank you. Thank you, kuya. Salamat maraming po. Salamat po, ma'am. Magandang hapon po. Ayan. Kuya, anong nararamdaman mo na mareresolve na yung problema mo? Ang kulang na lang natin dito ay yung panig ng kumpanya, no? Pero anong nararamdaman mo ngayon? Sobrang saya po dahil, yun nga po, tulad nga po sinabi ko kanina, si mama lang po kasi inaasahan ko dahil siya lang po naman talaga tutulong sa akin. Tapos si papa po hindi na po nakakabiyahe dahil po sa mga follow-up check-up ko po. Tapos yun, so pumunta po kami dito, alam naman po namin may tutulong kaya naglakas din loob din po. Kaya maraming salamat po. Ito yung tulong ni Attorney Garrett and ni Ma'am Maricel, no, para sa'yo. Kasi alam naman namin na doon magbibigay naman talaga, pauobligahin natin yung inyong company na magbigay. Pero ito yung paunang tulong from Ma'am Mar and Attorney Garrett. Ikaw yung partner niya. May anak ba kayo? Meron po. Yun din po. Tulad din po nung anak ko po na yung iningi ko lang po sa kanya, panggamot ko na lang po kung ayaw niya pong ibigay yung mga sahod ko eh. Panggamot na lang po eh. Kahit di na po panggatas eh. Di na po siya nagparamdam simula nung na-operahan ako. Kaya kay mama na lang po kami lahat nakasandal, panggatas, vitamins. Tapos nagkasunod-sunod po, nagkasakit din po yung anak ko. Sige po, ate, bilangin mo. Sige, ubuksan mo. Tapos, gaya nung sinabi ni Attorney Garrett, no, ilalakad din natin yung sa ECC para maobliga din ng, matumulong din yung ECC sa atin. And syempre, ng SSS para maobliga yung employer mo, no, na magbayad. SS. Kahit po ba wala siya. Obligahin natin. No? So, alamin lang natin yung process, pero willing naman kaming tumulong din sa inyo para sa ECC. Okay? So, yan po yung tulong and
Siyempre, mag-birthday gaya ng sinabi ni Ma'am Sel kanina, mag-birthday na rin si Attorney Garrett. So siguro yan din yung way ni Attorney Garrett para mag-thank you din sa mga sumusuport din kay Idol Raffy Tulfo. Maraming salamat po sa tulong po ni Attorney Garrett po. Tsaka kay Ma'am Marisette po, tas lalong-lalo na po kay Idol Raffy Tulfo. Tsaka sa mga staff po, tsaka lalo na rin po sa inyo, Ma'am. Malaking tulong na po itong pera na to dahil ito po yung gagamitin ko sa follow-up check-up tas pangangailangan na rin po ng anak ko tsaka sa mga gamutan ko po. Maraming salamat po sa binigay niyong pera. Salamat po. Sige, ganun na lang kuya ha at keep in touch para matulungan namin kayo sa ECC at sa DOLE. Eto kuya, dagdag din pamasahe ha. Maliban pa dun sa 20,000 pesos, eto pamasahe, dagdag lang natin ha. Salamat po. Maraming salamat po.